Lagot siya, Jennifer. Tapos nang maliligayang araw niya, pagbabayaran niya mga kasalanan niya. Le, buti nga sa kanya. Ang tanda-tanda na niya, pero ang hilig pa rin niya sa mga dalagang maganda. Mabubulok na siya ngayon sa kulungan. Naku! Ang dapat sa mga ganyang klaseng lalaki, makahanap ng katapat na goon sa loob ng kulungan. Sana pagkaguluhan siya doon ng mga kakosa niya. Huwag mo na nga isipin yun. Hayaan mo siyang makarma dahil sa kasamaan niya. Puro saan ganun makakasama niya dun sa loob. Pati, meron lalapit sa'yo? Oh, ba't nandito ka? Ano kailangan mo sa akin? Ako ang maghahatid sa'yo ngayon. Magkasama tayo sa shooting mamaya. Ba't ikaw ang maghahatid sa akin? Hindi ko pala nasabi sa'yo, Pati. Ihahatid ka ni Axel. Sorry, super busy kasi ako lately. Kaya hindi na kita na-update. Okay lang. Pwede bang linisin mo agad ang pangalan mo para makatanggap ka na ng mga project? Don't worry. Malapit na ako makabawi sa work. Kundi dahil sa mga kaibigan ko, baka tuloy na ako nawala sa eksena. Pero hindi na siguro ako magiging kasing sikat nung dati. Kawawa ka naman. Baka bumagal ang takbo ng career mo dahil sa kagagawang ko. Sorry na damay ka pa. Tama na yan. Huwag ka mag-alala. Hindi ako lilipat ng manager kahit na anong mangyari. Hindi kita iiwan. Yan si Pati. Sabihin man ng ibang tao na hindi siya ganun kagaling umarte, pero tumatanaw yan ang utang ng loob. Yun ang katangian ni Pati na hindi ko malilimutan kahit anong sama na ugali niya. Hoy, Jennifer! Parang nilalaglag mo na ako, ah! Dali na nga! Hindi pala. Nagbibiro lang ako. Joke lang yan, ha? Sorry na. Maraming salamat sa tiwala mo, Pat. Tumatanong ka ng utang na loob. Masipag ka sa trabaho. At hindi na malaking ulo kahit sikat ka na. Malayo marating mo dahil dyan. Magsumikap ka para lalo ka pang mahalin ng mga tagahanga mo, okay? Bayag siya, gusto ko siyang alagaan habang nabubuhay kami. Hmm? Yung sweet ko, di ba?